Magandang araw po sa lahat. Andito naman po ulit tayo sa ating next topic. Continuation po to ng previous video. Ngayon po ay magle-lecture naman tayo tungkol sa HTML line break. Kung makikita po ninyo sa inyong screen, mayroon po tayong mga stars or asterisk na ginamit para sa ating design sa ngayong activity. So, kailangan po ma-achieve natin yan. Mukha lang medyo mahirap, pero pag nasa coding na po tayo, malaman nyo na madali lang pala using the br tag sa HTML. So, magsimula na po tayo. Open na po yung ating Sublime Text. And then, click File. Click Save As. Hanapin lang yung folder. Sa akin po, nahanap po na. Dito po yung location. And ito po yung magiging file name natin. linebreak.htm. Ayan po. Pagkatapos nyan, save lang po natin. Ayan po. Mag-open na ulit tayo ng ating HTML structure. So, alam na po nyo ang inyong gagawin. Type lang yan ang type lang yung HTML. And then, control space sa ating keyword. Now, dito po sa ating title, lagyan po natin ng title na links. Okay. Or, mali po, hindi po links, but line break. Kasi nga, yung topic natin is line break. Now, yung output natin ay ito. Pula yung star design na word. Green yung end of design. Yung line po ay blue. Yung stars, black. So, dito po tayo first magta-target ng ating output. Okay. Balik po tayo dun sa ating Sublime. Ano po ba yung first code natin? Ayan po. Yan ang magiging first code natin. Gawa po kayo ng heading 1 na mayroong attribute na align center. And then, doon po sa loob ng heading 1, open heading 1 and close heading, lagay po kayo ng star design na content element. Para po maging red siya, lagyan po siya ng tag na font. Yung font po, siya ang may kakayanan na maglagay ng kulay red sa ating content element. Pagkatapos mo maglagay ng open font na tag dun sa dulo ng content element, lagyan po siya ng closing. Kasi nga po, kailangan mo mag-close kasi dahil mayroon open font dito. Kagaya ng heading 1, kailangan may closing heading. Ayan. So, kung isi-save po natin, click File, click Save, balikan po natin yung output. Refresh po natin or reload. Ayan, reload. Ayan. Magiging tama na siya. So, if you are confused pa, tingnan natin yung red, gawin nating blue. Ayan, blue. Pwede rin yan. File, save, balik sa output, reload. Yan, magiging blue. Pero ibalik ko na lang po muna sa red. Yan, red. Save ko lang. And then, yung next target po natin is lagyan po siya ng mga star design or star design.
Ano po ba yung itsura nun? Sige. Balik po muna tayo doon sa ating Sublime. Dito po tayo muna magko-code. Ayan po. Yan yung stars. Yun ang magiging design natin. So, lagay po tayo dito ng open P. Ayan, open paragraph. And then, sa ilalim, lagay po tayo ng close na P. Which means, i-close natin yung open paragraph. Now, tingnan po natin kung ano yung kalabasan nito. Save. Ayan. Go back the output. Right click. Reload. Ayan. Mali. Mali ang ating output. So, paano yan i-correct? Kukorek po natin yan. Don't worry. Yung kulang lang po natin is gawin po natin itong P align equal center. And then, kasi nga yung topic natin is line break. Ayan. Gagamitin po natin ang tag na BR. Ang BR po ay wala ring closing. Katulad ng ating HR. Ito. Walang closing. BR, walang closing. Ibig sabihin, lahat niya ito after ng mga stars, ayan, lagyan ng ating BR. Ibig pong sabihin, BR magiging or maging silbi na line break po siya. So, click file, click save, go back to the output. Ang ito ay magiging hindi na ganyan. Tingnan po natin. Ayan. Tama na. Naging tama na yung ating output. The next one. Balik po tayo doon. The next design. Ayan po. Ayan ang magiging next design po natin. Now, again, meron po tayong open paragraph dito, closing paragraph. Ito po, another design. Ibig sabihin, gawa po tayo ng open paragraph. Dito po sa ilalim, gawa po tayo ng closing paragraph. Kasi po, nag-open po tayo dito. And dito, magko-close po tayo. Click file. Click save. Go back to the output. Right click, reload. Ayan, mali na naman. So, gawin natin pong tama. Kung ano yung ginawa natin kanina, yun ang magiging tama para sa kanya. Gagayahin natin po dito. Ayan, gagayahin natin yan. Open paragraph, mayroon po siyang attribute na align, center. And then, dito po, sa bandang huli ng bawat line ng mga stars, ay lagyan po natin ng line break. Ayan, kukopyahin po natin ng line break, copy paste lang po, paste, at saka paste. Ayan, tingnan po natin, file, save, and then tingnan po natin ah, dapat matama na ito. Reload, ayan, sa bandang huli na po tayo, andali-dali lang po, di ba? Ayan. Next one, the last one. Ito na po yung magiging last code natin. Lagyan po natin siya ng HR na blue. Kagaya dito sa itaas, meron po siyang HR or line na blue. Horizontal rule. And at the same time, ito po yung end of design. Gawin po natin kulay green. Kagaya ng ginawa natin sa itaas. Yung star design, kinulayan natin ng pula. Ginamit natin yung font na tag. Gayon din dito sa ilalim. Kaso, heading 2 ginamit. Sa taas naman ay heading 1.
Again, yung font tag ay may kakayanan na magkulay sa ating content element. Ito po yung ating content element. And don't forget na mayroon pong closing tag yung open tag na font. Yung heading na open magiging closing dito sa ilalim. Again, HR wala pong closing yan. So, save po natin. Click file, click save. Tingnan po natin. Reload. Ayan. Perfect. Natapos din natin sa pinakamadaling minuto ang ating activity. Ayan po. I hope na masunod nyo yung ating activity para na rin sa magiging practice ninyo sa ating HTML coding topic. So, salamat po. At paki-watch na lang ng next topic natin sa next video. Salamat.